tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Speaking of, ayan, season 3 na banggit mo kanina, Charlie, ano? Kasi we are slightly parang hindi medyo twist ng konti, twist yung ating program. So, before kasi we used to incorporate puro bands lang, di ba? So, ngayon, we will be featuring other industries or other music-related industries na medyo talagang nakakabit din sa pagdating sa music. So, that includes yung mga equipment, yung mga music equipment, yung mga specialists katulad ng mga guitar luthier, yung mga bars, yung mga recording studio. So, lahat yan ng industries na yan. Pwede natin i-incorporate ngayon sa ating season 3. Eh, hey, ano yan? Yung sa'yo sa ulan, parang song of hope na meron kang makikita ang babae na magpapasaya sa'yo tapos sasayo kayo sa ulan. Kasi iba yun eh, di ba? Pag sumayo ka sa ulan tapos walang tugtog, parang kakaiba yung pagmamahalan. Parang song of hope yan. Na meron ganun na relasyon. Pep, anong kwento behind itong kantang Huling Paalam? So, kuya na naman, huwag na natin pinagtatawa. Mo tama yung sinasabi ni Melvin kanina eh. Oh, sige, ganito kasi, di ba sa isang relasyon yan ang kinakatakutan ng lahat, yung maghuling paalam. Ibig sabihin, ayaw mo na talaga. Pwedeng gusto mo pa, pero kailangan yung pilit na. Parang gano'n. Yan. Kikakuha ko yung kwento na yan kay Melvin. Yari ka. Okay. Sige. Itong 2021, syempre, ngayon kakaregroup nyo lang. Ano? Anong may expect ng mga nakikinig sa inyo, ng mga fans, or anong plano nyong gawin for 2021? Balak nyo gumawa ng bagong kanta? Gumawa ng bagong kanta? Album? Or mag-tour? Meron ba kayong planong ganun? Mga ganun? Ang plano ngayon kasi hindi pa namin sasabihin lang, pero i-manage kasi kami ng isang malaking kasta. Secret muna kasi baka ma-out. Secret muna. Kasi magkakapirmahan pa lang. Pero okay, siguro na bola namin sila dun sa mga kanta namin parokat. Ayun, kinuha kami. So, sigurado maraming tour, tapos maraming guestings, tapos maraming sana magbumalik na sa dati ulit para makapag... Iba kasi yung live na tugtugan kesa dun sa FB eh, di ba? Tama. Yung talaga, sana yung talagang... Alam mo yung nakikita mo yung mga lasing na nagbabatuhan ng bote. Yung mga di ba yun? So sana makabalik na ganun. And I'm sure on 2021, parang magiging 90s. Sa dami ng bandang naka... Di ba? Sa daming bandang nag-record dahil nung pandemic eh, di ba? Wala naman silang ginagawa eh, di ba? Magtitigan sila ng nanay nila. So, record nyo mga yun. So, pagdating ng 2021, lalabas lahat. Ibig sabihin, ano? At I'm sure, 2021 ay panatawag doon, susuportahan yan, sigurado. So, ibig sabihin, kumbaga kargado yung mga banda ngayon. For 2021, we will expect new music na original galing sa mga local bands din at mga ibang banda pa. Kasi mga kabataan ngayon, ang gagaling na rin mag-gitara, ang gagaling sa mag-compose. Madali na eh. Madali na mag-aral ng gitara. YouTube lang, di ba? Hindi ka tulad dati, pupunta ka sa kapitbahay mo na may gitara, tapos tatanong mo kung anong B minor 7 dahil... Saka ano eh, no, jingle lang eh, di ba? Jingle yan. Parang songbook, di ba? Chord chart sa likod ng song hits. Oo, Sige. Ano naman, ito, question for Reynald and Jeff. Para sa inyo, anong pwede nyo ma-advise sa members na... Kasi ngayon, meron pa rin mga ibang banda na gusto mag-reunite eh. So, katulad nyo, nag-reunite kayo, di ba? Yung iba, parang matagal na hindi nagkita or matagal nang medyo hindi tumutugtog. Busy sa mga trabaho, busy sa mga ibang, ano, sa pamilya. Anong pwede nyo ma-advise sa kanila? Siguro si Reynald muna. Ang pinaka-importante lang naman dyan na advice eh, yung disidido ka. Kumbaga, disidido ka na okay
ano yung gagawin mo. Kasi mahirap yung isang banda, yung isang tao kung papasok ka sa banda kasi bibugol lang ka ng mga oras. Kailangan decide, di ba? So, yung ganun, huwag nang pepetik-petik. Kumaga eh, go. Para, puso. Oo, puso. Tapos kung meron man kayong iduwaan noon, oo, yan pa. Ayusin nyo na, tatandaan nyo na eh. Yun. Yun. Mag-message na daw. Message na daw. Oo, yung ayusin. Tapos lalo pa magpapasko. Tama, tama. Tama yun. Tama yun. Jeff, teka lang. Jeff, wala sa wala si Jeff eh, no? Sige, anyone from the band na mayroong pwede pang pwede ma-advise dun sa mga hindi pa nagbabati ng mga banda or... mga hindi pa nagbabati. Jay! Kung kailangan mo pag-usapan, pag-usapan. Tsaka, tsaka, ano, ibalik nila kung bakit nila gusto magbanda. Ano ba yung, kung bakit nila na gusto ang tugtog, umalik ito, pakiramdam na yun. Hipokrito! So, business na ito! Okay. Charlie! Yeah, meron kang... So, as our, you know, thank you very much guys for, thank you. For program. And, giving us a glimpse again of Twisted Green Dreams. And, kagaya nga, nabi ko kanina ng intro ko, binilang ko yung kanta nyo nakalagay dun. 9 yung kanta nyo eh. Dalawa lang yung kinanta nyo. So, ibig sabihin, there are 7 to go. So, definitely, babalik pa kayo sa aming okay show. So, we can picture again your entire... Kira-record namin kasi yung ano, Sir Charlie, yung hot lang ngayon. Ah, yung okay, okay. Yung is Luan. Ah, yun. So, may collaboration. Oo, lalabas. Lalabas na yun. Sige. So guys, before we say goodbye to your fans, to your relatives, and to your ano, yung mga loyal followers nyo ever since during the 1990s. Unahin na muna natin si Melvin. Ano ang parting words nyo para sa kanila? Well, maraming salamat sa mga naniniwala pala sa amin hanggang ngayon. Una ko na yung family ko, yan, mga solid dyan. Yung wife ko, yan. And then, sa lahat ng mga nagkikaibigan namin, simula-simula, ng mga 90s pa talaga na nagme-message sa amin at nandiyan pa rin na natutuwa. Thank you so much at huwag kayong magsawa dahil hindi kayong magsasawa tuloy-tuloy ito. Thank you. Real Tesoro. Hi, Papa Marvin. That's my wife. Supporter number one. Okay. Si ano naman? Si William. Yun, sa mga suporta, tapos noon at ngayon, yung mga nagla-like sa amin, tapos yung mga nagsishare ng mga video, maraming salamat. Siyempre, sa family ko din, sa misis ko, na pinayagan ako ng tagulit. Napilitan! Yagi, napilitan ka! Good boy na, good boy! Yun, yan, kay Yanni, sa misis ko, yan. Sa mga kasama ko sa trabaho, yan. Mga sumusuporta din dyan. Maraming salamat. Okay. How about you, Reynald? Ayun, nagpapasalamat din ako sa mga sumusuporta. Katulad din ang mga sinabi rin nila. Yes. Undefeat. Copy-paste, copy-paste. Yung mga chicks mo. Oh, sige. So, last but not the least, of course, si Pep. Yun! Siyempre, maraming salamat sa sumusuporta sa amin. Siyempre, mga anak ko, unang-una, nandito nga eh. Dahil manunood na recording namin eh. Siyempre, Veronica, Venice, Victoria, Vito, kamusta? At siyempre, dun sa nagmamahal sa akin, sana mahal yung mga ako. Yun! Amis! Ang? Saan? Kakagod mo. Sumusuporta at hindi sumusuporta, okay lang. Basta, tuloy-tuloy kami. Walang makakapigil. Thank you very much dahil nandiyan kayo B81 Radio. Hindi kami titigil. Marami pang sumusuporta sa amin. Thank you very much Sir Charlie and siyempre sa Parem Parks. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you Pep. Ayan. Thank you Twisted Green Dreams. Message nyo lang kami kung may bago kayong music. And yeah. Pag-usapan natin. Pag hindi kinabahan si Mabluwan ngayon, tapos agad to.
way dyan is sa mga ano, sa mga nakikinig na natin ngayon, sa mga followers natin, hindi masama mag-DIY, pero kailangan kasi na may search natin kung anong best glue para doon sa wood na paggagamitin natin. Kasi kung hindi, mas lalaki yung sira. So, okay. Para kasi ano, meron, ako kasi meron akong kilala na ano, na collector siya ng mga high-end guitars na ang ginagawa niya is binabalik talaga niya. Kagaya ng nakapagawa ngayon, binabalik talaga niya yung headstock niya and then pinapa-repair niya kasi mas matibay yung repair kesa dun sa... Okay. Sige, sige. Let's see more pictures. Dito, Alfred, ano namang ginagawa mo dito? Ito yung likod ng electric guitar eh, no? Tama ba? Isa yung Les Paul unit. So, ayang Les Paul na yan, no? Yan yung sample ng modifications na tinatawag natin. From wiring hanggang sa mga parts na nilagay natin dyan is talagang upgraded siya to capacitors. So, ang rate ng gitara na yan, no, is worth 3.5 lang nung ano yan, yung unit na yan. Pero nung grade natin siya, hindi mo na maririnig na, uy, 3.5 lang to, seryoso ka. Wala nang ano eh. Pag magdududa ka na eh. Kasi, kung nga rin, magkasabay kayo ng gitara, parehas na parehas kayo. Hindi mo alam na siya nakaganyan, nakamodify yung gitara. Gumanda na yung tunog. Itong nakikita mo ko ay parang may dito sa taas, ito yung luma, no? Dito naman sa baba, parang meron na siyang orange. Ito ba yung tinatawag nilang orange drop capacitor? Yes, ayan yung orange drop capacitor natin, no? One of the best capacitors in the market. Pero ngayon kasi meron nang mas magaganda sa kanya, pero yun na lang mas mahal. Pero kung nandiyan yung mga capacitors na ganyan, no, is nire-recommend natin yan dun sa mga musicians talaga na masabi natin na alam na nila yung difference ng sound. Kasi pag pinarinig natin yan sa ano, sa newbie or sa hindi pa masyadong aware sa tone, hindi kasi nila ma-appreciate yung tunog niya. Kwento mo sa ano natin, pag halimbawa, anong difference nitong orange, pag niragdi mo ng gintong orange drop capacitor, anong ginagawa nito sa sound? Nagiging buo ba siya? Magiging malinaw ba siya? Depende sa ano, depende sa value. Kasi may mga value yan eh. May mga yung 0.47, 0.22, 0.33. Ayan, ito yung, ito yan. So, ito yan. Ayan. So, ito kasi iba-iba ng value yan. Halimbawa, pag gusto mo mas warm yung unit mo, ano ba yung pickup na paggagamitan? No? For example, for pagkaga single coil ka, kasi a single coil, more on bright talaga yan eh. Single coil, ito yung mga Stratocaster, mga... Especially kung alpico pickups ka. Ngayon, kung gusto mo pa maging mas warm yan, yung capacitor kasi ng Stratocaster originally is 250K value ng potentiometer. Magtataas tayo ng 500K and then maglalagay tayo ron ng 0.47 na capacitor. Ngayon, kung gusto mo naman siya na, mas, na mag-bright, stack tayo ron sa 250. Pero ang ilalagay natin doon na capacitor is 0.47. So maraming ano, marami tayong kumbaga maraming combination para so depende sa user, sasabihin nila sa iyo kung anong gusto mong, ba, gusto ko makapal yung tunog kasi gusto ko medyo nakisa, or gusto ko malinis yung tunog kasi medyo jazzy yung ano eh. So pwedeng mong gawin yun na parang kung ano ang gusto nilang tunog ng electric guitar nila. Okay, sabi mo single coil yan, hindi tayo magpapalitan pickups, kaya natin gawin tunog humbucker yan, pwede yun. Okay, okay. Sige. Okay, dito, ano naman nangyari dito sa gitarang to? Ayan, ayang unit na yan, accidentally na, ano, naihampas ng umiram ng gitara. Accidentally naihampas? Oo, ayan yung masakit sa ano, ayan yung masakit sa mga nagpapalitan ng gitara na hindi inaalagaan yung gitara na hinihiram nila. Sa kwento sa akin, nung may-ari na yan, eh may dumaan na ipis daw dyan sa unahan, nataranta sila. So, nahampas nila yung gitara na yan. Dahil sa ipis. Oo. So, shoutout doon kay Antonio Ipis. Okay, so ayan. itong ano, sa left, ito yung dinala sa'yo. Ito na mga nasa kanan, ito yung naayos na parang walang nangyari. Yes. Okay. Wala na, ano yan, talagang okay na yan. So, sige, next. Yan, ito.
medyo malupit ang siraan ito. Ano naman nangyari dito? Ayan, ano yan, sa sikat na banda yan, hindi na natin i-mention yung name nila. Sikat na sikat na banda yan. Ano yan eh, after nung gig nila, nasa stage yan. And then, syempre, picture ng mga fans. Na ano na, nakabigyan ng fans. And then, nahulog siya sa stage. Yung stage kasi medyo mataas din eh. So, ayan nga, yun nangyari sa kanya. Nalaglag siya talaga. Okay. So, ito matindi-tinding ano, pagkukumpuning, pag-aayos yung ginawa mo dito. Mukhang malaki-laki sira ito ah. Pero nung... Sa akin na ano yan, inakakin ng dalawang buwan mahigit yan. Pero yung naayos, parang wala nangyari ah. Tapos, ano, mas matiti yan kaysa rin sa dati. Okay. Next. Ayan, syempre, meron tayong ano eh, si Alfred, eh, pinagkakatiwalaan na rin to ng mga kilalang tao sa music industry, ano. So marami na rin nagpapaayos sa kanya. Ito yung ilan lang sa mga sabi natin kilala ng mga nagpapaayos kay Alfred. Although marami pa, ano. Itong sa sino tong nasa kaliwa, yung medyo marami kayo, apat kayo. Ayan yung Magnus Haven. Okay. Based sa ito ba yung sa Marikina or based sa QC? Hindi, San Mateo yan. Ah, San Mateo. Okay. Okay. From San Mateo sila, pumunta sila dito para lang ano, magpa-set up ng mga units nila. And dito alin, naman sa baba? Alin dyan? Ito. Dito sa baba, oh. Oh, ayan si, ano, si RG Guerrero ng ano, I Belong to the Zoo. Okay. And ayan, so, ito... Ito medyo kilala ko na, medyo namumukhaan ko to, kilala ko na sa taas eh. I think ito ay gitarista ng Kamikaze, tama ba? Yes, si Jomal. Ayan, si Jomal. Ayan. Ayan, talata sila ngayon. Wala pa naman dinadala. I think kasi pag nanonood ako ng Kamikaze before, lagi hindi ko alam kung binabato niya yung gitara niya or minsan hinahampas yung gitara niya. Wala pa naman dinadala lately sa'yo ngayon na sirang gitara si ano, si Idol Jomal. Wala. Maganda ang gitara niya. Pero syempre mas pinaganda pa natin kasi nagkaroon tayo ng some modifications dun sa unit niya. Stay tuned for the next episode only here on V81 Radio Manila.